Alright mga boss, kumusta po kayo lahat? And again, welcome po sa Carl's Journal. So ngayon mga bossing, no, habang nasa biyahe ako, ngayon ay gabi, tapos bumabiyahe ako, isang motorcycle taxi. So ngayon mga bossing, na-encounter ko ito, no, lumabas yung keyless indicator dito sa ating panel. No. Yan yung keyless icon, kumbaga. So dito mga bossing, no, ito troubleshoot natin. So madali lang naman ito troubleshoot. No. Pero dapat hindi kayo magpapanik. Lalo kapag nasa biyahe kasi kayo at yan kasi kahit umaandar yan, kahit tumatakbo kayo, so nagbi-blink yung keyless, no. Oh, ito mga bossing, umaandar yung motor yan, sinusubukan kong i-abante. Ano ba ang problema nito mga bossing, no? Ito yung ating remote, so kung mapapansin nyo, nakaupo ako sa motor tapos ganyan lang yung distance. Ibig sabihin hindi na nasi-sense nung sensor, no, nung signal ng remote papunta doon sa ating motor, no, sa kanyang keyless. So kahit patayin ko mga boss, ay nagbi-blink pa rin, no. Hindi niya pa rin nasi-sense. Dapat kasi yan pag in-off mo yung ignition switch ay mawawala ito. Ano ba ang problema nito mga bossing, no? Ito kasi ang pag na-encounter niyo yung ganyan, so ibig sabihin mahina na yung signal, no. Lowbat na yung battery ng inyong remote. So yan, susubukan kong patayin tapos i-on uli yung ignition key. So ganun pa rin mga boss, hindi pa rin nawawala. No, try lang natin na i-off tsaka i-on. Baka sakaling ma-read niya pa. And then magpapalit na tayo ng battery. So ayan mga bossing, no, na-read niya. Nilapit ko na kasi yung remote dito sa mismong motor kasi yung pinaka-control niyan nandiyan banda sa unan. Alright mga boss, no, ito magpapalit tayo ng battery. Ako kasi lagi naman ako may dalang reserbang battery. Ayan. Ang ginawa ko dito mga boss, no, binuksan ko na yung remote. Sa unahan ng remote mga boss, yan, ibubuka nyo. Ang ginamit ko dito yung 5 peso coin. Pwede rin, no, dalawang screwdriver, pwede rin sasunggitin nyo. So pag nabuksan nyo mga boss, tatanggalin nyo yung battery. So ganito lang kasimple mga boss. Pero may polarity dyan, tingnan nyo, no? Tingnan nyo yung polarity, positive at negative, no. Pag tinanggal nyo para di kayo magkamali. So ito mga bossing, no, ang nabibili ko lang kasi ang malimit natin mabili yung CR2025, no. Pero ang original talaga nito mga boss ay yung CR2032. Ito mas makapal yung CR2032. Kaya lang mahirap siya hanapin ang mas available sa market, yung CR2025. Alright mga boss, ito na ikabit ko na yung battery. O ngayon hindi ko pa sinil, no, hindi ko pa binalik yung mismong takip ng remote. So ngayon ipapakita ko muna kung functional. So te-testing natin muna kung yung kinabit ko bang battery ay may charge. Kasi minsan, no, alam nyo naman, pagka mumurahin yung battery, may 1.5 piraso, minsan defektibo yung iba. So ito, kapag pinundot nyo yung start, no, yung unlock button, so makikita nyo umilaw, no, maliwanag yung ilaw. Sa indication pala ng ilaw mga boss na talagang bright siya, doon palang malalaman nyo na maganda yung charge nung inyong battery. So ayan, pinindot ko yung starter button tapos ipipihitin ko naman yung ignition key. So medyo mahirap mga boss kasi wala akong tripod, no, hawak ko parehas yung remote saka yung cellphone. So ayan, na-on ko na mga bossing tapos nakita natin ay wala nang lumalabas na keyless icon indicator, no, sa pay panel. So hindi na lumalabas. So ibig sabihin goods na mga bossing, no. Pwede na natin i-sellyo itong ating remote. Ito yung ginamit natin mga boss ay pinagpaltan, no. Tapos ito yung bago, yung nakakabit. So ibabalik ko na yung takip ng ating remote. So ayan mga bossing, naibalik ko na. Goods na. Testing na natin kung magpa-function na, no, mawawala yun na yung keyless icon dito sa ating panel. So i-on natin mga bossing, no, yung sa remote and then push yung starter button. So ilalagay ko dito mga bossing, no, sa upuan para parang kagaya kanina malayo. Tapos pihit sa ignition key. Ayan mga bossing, no, nag-on na yung panel pero malayo yung remote natin na sa upuan din. Pero hindi na lumalabas yung keyless icon dito sa ating panel. So ibig sabihin mga boss, no, yun lang yung problema ng ating motor. So hanggang dito na lang mga bossing, at muli po ay maraming salamat sa inyong oras, sa inyong panonood, at please subscribe po sa ating YouTube channel. Ride safe po palagi mga boss.